Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan. So, yung pinadala ko guys na cargo, yung balikbayan box ko, finally dumating na guys. Actually, nung November 24, I think, yeah. 24 ata yun, November. So, exactong 2 months din siya guys, pero safe na dumating. Pero yung aking box is pumunta pa sa Pangasinan guys. So, ngayon lang siya naipa-ship. Ayun, Pangasinan to sa aking hometown. Ayun. Ganito pala guys pagpadala sa sa LBC kasi yung box ko is ipapaship nila through LBC. So, nagulat talaga ako, guys, ng bonggang-bongga. Ayan. Pagdating nila ng LBC is, yung box ko, guys, sila yung una nagbukas. Binuksan talaga nila lahat. Kasi, ililipat nila sa box ng LBC. Ganun pala yun. First time kong maka-encounter ng ganun. At saka, may kumahalan siya guys, grabe, as in na siya, kasi siya talaga ng bonggang-bongga. Ayan, ang aga-aga pati kayo yung nag-message sa akin yung kasama ko. Oh my God, na-stress ako ng bongga. Sobrang mahal, nakakaloka. Pero, sana safe naman yung dumating sa amin, kasi sobra guys, ang mahal talaga as in. And, hindi ka na ulitin yun, never again. Never again na makiki-ride on pa ako sa cargo. Mas better na pagsarili ka na lang talaga. Kasi imbis na makatipid ka, my God, just ko die. Lalong napagastos ang Hyundai. Sobrang magastos as in. Kasi yung shipping fee guys is mahal, mas mahal pa ata dun sa padala ko kasi konti lang naman yung pinadala ko sa aking family kasi small box nga lang yun, diba? Tsaka naki-ride on lang ako. So, yung guys, napakamahal niya talaga, as in. Anyway, okay lang yan kasi at least marireceive na nila yung box na yan. Makati yung ulo ko. So, ayun, asa na nga ba tayo? Hindi ko kasi natanong actually yung per kilo niya. Tapos yung, kasi yung box ko guys, is dumating doon, yung sa Pinas Cargo na box, is dalawang extra small. And then, pagdating doon sa LBC, pinalitan nila, naging tatlo. Kaya mas lalong napamahal. Ayun. And then, yung isang box, nagkakahalaga siya ng 2,055. And then, yung another box is 2,025. At yung isang box na maliit lang, is 1,440. Ayun. So, all in all, guys, is naging 6,270 yung lahat-lahat ng binayaran ko for shipping fee. Oh my God. Oh my God talaga. Nakakaloka. Ganun pala kamahal magpadala ng cargo sa LBC. Ililipat pa pala nila and then sobrang mahal ng shipping fee guys. Kaya, lesson learned, kung magpapadala kayo ng cargo, much better guys na magsarili na lang kayo kasi isahang destination lang ang inyong box. Ayun. Kasi kung makikiride on kayo, yung box na siyempre lalanding pa dun sa pinakisabayan nyo, diba? So which is, inisip ko naman yung dati, pero akala ko kasi medyo mura lang yung shipping fee sa LBC kasi Pangasinan to Baaw lang naman to Kamsur. So, ngayon ko lang nalaman na ang mahal pala guys, sobra. Pero, okay na yon. Experience, never again. Hindi na mauulit yon. So much better na magsalim na lang kayo. So, ayun. And thank you so much sa nagpadala ng aking box. Yung kapatid ng ni Frank Girl. Ayun. At ito pa guys ha. Buti may pera kasi habi ko si COD, cash on delivery. Pero hindi pala pwedeng cash on delivery pag ganong cargo at saka ganong kamahal. Kaya sila yung nagbayad. So, ako na lang magbayad sa kasama ko dito. So, okay lang yan kasi imbis na matutuwa yung makaka-receive ng box, para manlulumo kasi magbibitaw pa sila ng pera para sa shipping fee, di ba? So, ayun guys, share ko lang sa inyo para aware kayo kung magpapadala kayo, kung makikisabay kayo, ayun. So, better na magsarili na lang kayo guys, huwag na makiride on. Kasi, imbis na mapamura ka, mapapamura ka. Ayun. So, ayan.
So, ayun guys, shinare ko lang yung experience ko. First time sa LBC, pero may pagkadismaya ako kasi yun na nga, medyo mahal. Medyo mahal, nagulat talaga ako guys. Ang ganun kamahal, wala ang shipping fee. And guys, thank you guys for watching. Sana mapanood nyo tong vlog na to para maging aware kayo. Ayan. At, ayun na. Thank you guys. Bye guys. Thanks for watching. Good night.